Magandang umaga, Pilipinas. Dito ako ngayon sa Andres Bonifacio Elementary School sa may bahagi ng David Street at Buendia sa Pasay City, kung saan mamayang alas 6 ng umaga ay inaasahang darating dito si Commission on Elections Chairman Saidamen Pangarungan. Ito ay para personal na saksihan ang pagbubukas sa 2022 National and Local Elections. Tinatayang aabot sa mahigit 67 milyon na mga botante ang magtutungo ngayon sa mga presinto sa iba't ibang bahagi ng bansa para pumili ng susunod na presidente ng Pilipinas na mamumuno sa 6 na taon. At kapalit po ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na matatapos naman ang kanyang termino sa June 30, 2022. Sir, how prepared na po ngayon ang mga teachers na magsisilbing DEI? Preparadong preparado na po. Excited po ba kayo bumoto ngayon? Excited, syempre. Anong preparations ang ginawa niyo, ma'am? Syempre, ibubuto yung sino yung nasa puso mo. Sa mga kandidato, sana nga yung sinasabi nila na para sa bayan, na tapusin na yung kahirapan, hindi man, maibsan man lang, sana matupad yun. Ako po si Chona para sa Radyo INQUIRER, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.